Hello guys! Kumusta? Nandito naman tayo sa panibagong video natin. So, ngayong araw ay ng video paano magluto sa isang sikat na kanin, yung Biko. Actually, isa rin yun sa paborito kong kanin. Yung matamis na malagkit na kanin. Ang tawagin nila is Biko. Excited na ako. So, tara guys! Magluto na tayo. So ngayon lalagyan natin ng isang basong tubig. Ilang perasong niyog yan? Tatlo. Bale, tatlo na niyog. Then, lagay ng isang basong tubig. Then, saka naman pipigayin para lumabas yung gata. Ayan. Ayan. So, sasalayin na ngayon para purong gata na lang yung matira. Yun, no? Yan, ready na to. So, next step na tayo. Yan, so ngayon, gamit tayo ng malaking kawali, napakalaking kawali. Lalagay natin yung gata. Yun. Ito. Tapos mainit, then halukayin, halukay lang hanggang lumabas yung ano tawag doon, lumabas yung oil, magmantika na siya. Kadoy! Aka? Ha? Aka? Uli dyan ako, umana po. Alaki man din ha? Magun sa tasulag hawal ka hoy? Masikahay panglabas yun. Love, mga ilang taon ka na nagluluto ng ano tawag niyan sa inyo? Biko. Biko? So mga ilang taon ka nagsimula magluto ng Biko? Ngayon lang. First time. Giniagawa mo! Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tiyamba mo, malakas eh. So, paano mo nalaman na tama yung ginagawa mo? So, yung nagpapaturo ako sa mama ko. Kung paano magluto ng Biko at ano yung dapat gawin at kung paano siya lulutuin. Hindi totoo yan. Yun, no? Sige, siguraduhin mo. Siguraduhin mo, matabi. Giniagawa? Ikaw, ano masasabi mo? Shhh! Sabi mo, tulog na ako. Wala, okay. Ayan, tumukulo na siya. Bali, yung purpose niyan is masiparate yung water. Then, matira na lang is yung mismong gata, yung pure gata. Tapos magiging mantika na siya. Ayan, bumaba na siya guys. Tingnan nyo. Malapit na siya oh. Ayan, naging brown na siya, so pwede na natin kunin yan. Ito lalagyan. Kailangan sila ano? Hindi, kahit ano lang. Sa gilid. Ano tawag nito, love? Lunok. Lunok? Lunok.
Ano yung lumok? Dali ako, alam ko. Di isasala ko na? Ito. Lumot na din yung tubig. Nilagyan natin ng tatlong basong tubig. Lagyan ng asin. Tapos isunod yung asukal. Oh. Bali guys, yung purpose ng asin is para ma-enhance niya yung tamis ng asukal. Isang kilo ng asukal. Ayan. So patuloy ng nahalukain hanggang maging caramelize siya. Parang may iyak ka. May init eh. So okay na oh, caramelize na siya, so pwede na siyang ihalo. Ay, ato, ialis na na. Dahan, nagbabaga. Ayan oh. So una namin linuto yung kaning malagkit, yung pilit, mga 3 kilo to. So luto na yan. Ayan oh. Ready na siya ihalo dun sa latik. Ito yung sandok na pampasarap. Ito yung sekreto pampasarap. Yun yung sekreto niya. Yung kahoy na yan yung nagdadala ng sarap. So yung haluin lang yung kanin. Yung kaning malagkit, yung pilit. Masasabi bang latik na yan? Latik yung... Oo. Yung may sukal na nyo. Oo, latik. Oh, so hinalo siya sa latik. So tingin nyo, marami pa siyang sauce. Ibig sabihin kulang pa. Dahil meron pa tayong isang kalderong pilit. Looking lasa nito guys. Yan yung itsura niya guys. Ibabalik ulit natin sa apoy para manuot yung mas manuot yung tamis niya sa kanin. Yun o. Tapos katamtaman lang yung init para mag-absorb siya. Yan ang dahan-dahan. Tapos lalagyan ng cover. Okay, so pangtakit na nandito ang pampasarap isa. Sarap. Hindi, trivia lang eh. Yung
Dahon ng saging is nagbibigay rin yan ng pampalasa sa kahit anong klaseng pagkain. Tapos mga ilang minuto lang, okay na to. See you soon. Yan. So, ayan na siya guys. Tapos na. Sasalin naman natin sa lalagyan. Yung finished product namin na Biko, yung niluto namin kanina. So titikman natin. Mukbang na to guys. Mukbang na to guys. Sarap guys. Bola lang yan. Ito yung unang luto ko guys, sarap. Okay, okay. Tikman natin. Kung totoo ba. Sakto lang siya guys. Sarap. Yummy. Yummy. Yun o. Yan eh. Isa pa. Epic. Babay na guys. Busin muna namin to. Salamat. Salamat. Ini agak bang.